Welcome back to my channel. This is Gena Rey Cristobal. And dun sa first time po tayo dito sa channel ko, thank you very much. Please click nyo yung subscribe sa baba at i-click nyo na rin yung bell button para updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. For today's video, ang pag-uusapan natin ay kung paano magkaroon ng self-discipline. Ang pagiging disiplinado ay hindi nangangahulugan sa pagsunod sa kagustuhan ng iba o sa pagiging masunurin sa iba. Ang pagiging disiplinado ay nangangahulugan ng pagiging masunurin sa iyong sarili at kumikilos ka ayon sa iyong kagustuhan at dahilan. Ito ay ang paninindigan mo sa iyong mga plano at hindi ito nagbabago dahil sa katamaran o problemang dumarating. Ayon sa pag-aaral, 99% of people are not willing to do what it takes to make their dreams come true. Konting pagsubok lang o napagod, subok ko agad. Huwag po ganun. Napagod ka man, pahinga lang. Kung may pagsubok man na dumating, humugot ka ng lakas sa Panginoon. Kung hindi ka man nagtagumpay ngayon, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kumuha ka ng lakas sa mga kabiguan. Gamitin mo yun para mas lalo ka pang magiging matatag at mas magiging pursigido na pag-aralan ang mga bagay na makakatulong sa'yo para makamit mo ang mga hinihingi. Ang mga taong disiplinado ay mas masaya at matagumpay ang buhay kaysa sa mga walang disiplina. Sila yung mga taong hindi sinasayang oras sa pakikipagtalo ay sa halip gumagawa na agad ng positibong hakbang o desisyon. Ang pagdisiplina sa sarili ay isang kakayahan na natutunan. Nangangailangan ito ng pagsasanay na paulit-ulit na isinasagawa araw-araw. Paano magkaroon ng kontrol sa sarili? Una, pilitin at sikaping magkaroon ng kontrol sa sarili. Ang pinakamabilisang paraan para magkaroon ng kontrol sa sarili ay ang pag-alis ng mga bagay na umaakit sa iyong gawin. Ang mga bagay na gusto mong baguhin. Halimbawa, sa ating mga OFW. Kaya tayo ng ibang bansa at tiniis natin na lumayo sa ating pamilya ay upang makaawin sa kahirapan. Kaya tayo nandito ay para makapag-ipon ng pera at para mapabilis ang pag-forgood natin sa Pinas. Kung gusto mo talagang makapag-ipon, pwede at kaya naman. Basta't may disiplina ka sa paggastos o magiging masinop ka sa pera. Siyempre, kailangan din natin bigyan ng reward ng sarili natin. Pero basta't nasa budget lang, huwag naman yung sumobra. Diba nga dito sa ibang bansa, di nawawala ang sale, updated na mga gadgets, branded na mga damit. Huwag kang magpadala sa emosyon mo. Huwag kang sumabay sa uso na di mo naman kaya. Lagi mong isipin kaya ka nandito ay para makapag-ipon at para makaahon sa kahirapan. Pangalawa, pag-isipang mabuti bago kumilos. Ang isang halimbawa ng kawalan ng disiplina sa sarili ay ang pagiging padalos-dalo sa pagkilos na nauuwi sa pagkakamali. Patatlo, maghintay ng ilang sandali bago mag-react sa isang bagay. Iwasang maging padalos-dalos. Kung maghintay ka ng ilang sandali bago mag-react sa isang bagay, mas mauunawaan mo at nang mabuti ang sitwasyon at makapag-react ka ng tama. Pang-apat, mag-set ng mga maliliit na goals at plano na kaya mong gawin sa buong araw. Pang-lima, kung anuman ang ginagawa mo, huwag kang sumuko ng mabilis. Ang may disiplina sa sarili ay ang mga taong hindi basta-basta sumusuko sa mga bagay na gusto niyang maabot o mapagtagumpayan. Madalas, ang motibasyon ang nagbibigay sa isang tao na simulan ang isang goal sa buhay. Nakalaunan nga ay sinusukuan din ng marami. Disiplinado ang isang tao, di ito agad susuko. Ang disiplina sa sarili ay hindi mo ito makukuha ng overnight. Kailangan mo itong sanayin araw-araw. Kaya umpisahan mo ito sa maliit hanggang sa masanay ang katawan mo at makaya nitong magsagawa ng mga malalaking goals. There's a saying says, no matter how gifted the person is, his gift will never reach their maximum potential without the application of discipline. Kahit gaano ka pa katalino, talented, or kung nakapagtapos ng degree course, eh kung tamad ka naman at walang disiplina sa sarili, wala din. Upang magiging successful tayo sa ating mga ginagawa, kailangan natin umpisahang magkaroon ng disiplina sa sarili. Ikaw na nanonood ngayon, kung gusto mong magiging successful sa iyong mga ginagawa, kailangan umpisahan mo magkaroon ng disiplina sa sarili. I hope na may natutunan kayo sa araw na ito. At kung nagustuhan mo ang video ito, please share sa mga kapamilya, kakilala at mga kaibigan. Thanks for watching guys. God bless us all. Bye!